guys. Good morning. Wala pong magayon ng tumilis. Araw ng linggo ngayon. Nag-overtime kami ngayon sa site. Di taas yung pahinga namin. Hanggang 23 lang ang duty namin. Pero balik kami ng January 3. Ibus-bus na lang namin yung dalawang linggo ngayon, guys. Ngayon, at saka susunod na linggo. Mag-overtime kami dito sa site. So, wala muna tayong hunting, guys. Mga dalawang linggo. Wala, habang wala mo pa tayong hunting, pwede nang sihira kasi yung hand pump natin. Hindi na kumarga ng hangin. Tagal-tagal na rin kasi yung hand pump ko, guys, nabibito sa online. So ngayon, habang nagpapahinga tayo sa pump natin, dinala ko na yung hand pump, guys. Dito ko na lang nirepin. Wala na tayong oras sa bahay. Nag-return ko na lang. At least sa makakanti na tayo, makakuha na din tayo, makabalik din tayo sa hunting. So yun mga abis natin talaga, huwag lang tayo magawa sa bahay, pwede kasi tayo pumaril ng isda. So ayusin muna natin yung handpump natin ngayon, guys. Kasi ayaw nang pumanda ng hangin. So na may order na ako na kuhan isda niya, guys. Ito yung kasira niya, kaya ayaw na siyang tumarga ng hangin. Ito lang yung kwan, guys, masira lang ito. Pero pinalitan ko na lahat yung uring. Try ko kasi ngayon, guys, kung baka maagapan pa to kahit hindi pa dumating yung order ko na piston. Pinalitan ko muna to ng uring. Itong maliit uring kasi to. Ito kasi yung naglalaro sa kwan, piston. Ito yung nagdadala ng hangin. Manipis na kasi siya masyado, kaya hindi na siya tumarga ng hangin. Ito yung dati niya na uring, guys. Medyo flat na siya. So nakabili ako ng uring na para sa sakto dito. I-try na natin ngayon, guys, kung makakapan pa natin. Ay, sabatala lang muna. So ito yung dismantle ko na yung hand pump natin, guys. I-share lang natin yung pag-aayos natin dito, guys. Baka at least yung mga viewers natin na nanonood dito, may mga ganito silang hand pump. Yung sa PCP hand pump ng Ergan, at least may idea din sila paano baklasin at saka repairin yung hand pump para hindi masayang. Mahal din kasi ito bilhin sa online. Hindi na ito bababa ng 1,000 ngayon, nasa 1,300, 1,700 na yung isa. Dati bili ko dito 2,700 to yung one, mga 1 taon, mga 2 taon na to, guys, na hand pump. Pero limited talaga na masisira dito. Ito lang man yung mga o-ring nya. So, nalitan ko na lahat ng uring. So, nagbili na ako sa online dito ng kwan, ng seat na uring. So, update lang tayo, guys. Binabaklas ko na yung kwan natin. Lilinisan ko na lang. Lilinisan ko na lang yung kwan niya. So, nagsan na yung mga uring. Pinalitan ko na yung uring. Pati ito. So, bali ito kasi yung dalawa mo yung naglalaro ng hangin sa SCP hand pump, guys. Kaya ito, nirin. Tinanggal ko na yung dalawang o-ring dito at saka ito. Kasi lumabas na kasi yung kulat. Pag i-pump mo, yung kulat, lumabas na siya sa kwan, sa baba. Lumabas na kasi yung kulat dito. So yung mga o-ring dito, baka may kwan na. Hindi na siya funksyonado. So pinalitan ko na lahat yung o-ring. So i-update lang natin, guys. So paano natin yung buhuin ulit yung hand pump natin. Step by step lang tayo. Habang nagpapahinga tayo dito sa bunghouse. Full duty kasi kami ngayon. Araw ng linggo. So update lang tayo, guys. So yan na, guys. Pasok na natin yung tube. So first kami na. Ito yung magdadala talaga ng kwan, ng hangin. So pinalitan natin. Ito na. So pasok na natin. Medyo mahigit na siya. Dati kasi kaluwag na siya yung ganun siya. So baka magkapag pa natin ito ngayon, guys. Ito na yung second tube niya. Pasok na natin. So nasira na kasi yung dati niya na kwan. Yung parang guma niya dito. Manipis kasi yun. Pinalitan ko na lang ng malaki. Yung mata makapal. Yung sa gulong ko yung sasakyan. Tayo na synthetic wheel, guys. Eh nag-order pa tayo ng wheel.
para talaga dito sa handpump. So sa kanto, tingnan niyo si City Queen Gritty. Mga hypersil na ano, ito. Nag-disimili kasi tayo sa motor kanina sa bahay. Titikuhin yung ginagbanyo sa disimil, kaya may simula na munti. Yun lang ginamit ko dito. Ito na yung tube niya, guys. Wala na, mag-mogal ko. Nagbulat guys, limutan ko yung bulat. Yan ka pala natin. So, ito yung pangkwan ano, sa, para hindi mainit masyado yung pump. Pinalit ko na lang yung dati ng bulat bago kasi ito yung bulat na pangkwan. Lagpan ko na lang kung case bahay mamaya. Nandito lang siya. So, kan lang yung pagpan, uri, makapal pa. Ayan guys. Order na ako ng kwan guys, yung piston talaga niya, yung bago. So, mahal-mahal kasi yung pagkwan. Yung una kong bili dito ng kwan, piston dalawa, mga 500 plus yung dalawa. So, okay lang guys, magpa-refill pa tayo ng CO2. Mahal kasi yung refill dito guys. Abot na ngayon ng 170 per kwan, per refill ng tangki. 170 na dito guys sa amin. So, kaya tuga muna tayo dito sa handpump kahit monthly pump. Mag-pump ka dito ng mga monthly pump. Puno na yung tanki mo ng sikwan. Puno na yun ng mga 1,500 PSI yung kwan. Laman ng tanki. Kaya nga, magtaga ka lang talaga sa 200 pumps. Pump ng kwan. Para makamaril ka talaga ng kwan, hindi ka mabibitin sa hangin. So, dami na yung tutok guys, yung 200 pump. Nasa kwan na yun, so, yung mga 40 shot na yun. Malakas pa, malakas yung kwan niya, yung kasipi, kasipi talaga, malakas yung kwan. Pagbuka niya nga yun. Bibitin kasi yung kwan niya. Bakwat. Sana nagapa natin to guys yung kwan niya, yung problema niya sa kwan. Dito sa kwan ikap. Ito na yung huli niya guys, yung handle niya. Hindi ko na tinanggal yung kwan dito, okay, dito lang man yung thread niya. Pasok na natin. May kwan, ano pala ito guys, yung maliit na parang bulak. Ito din yung nagdadala ng hangin guys. Kung mawala ito, ulit talaga karga ito ng hangin. Siya ang supply dito sa loob. Dito magdaan yung hangin. Dito sa may puno dito, dalawa. Dalawang butas, may dalawang butas dito. So, i-share lang natin ito guys sa mga may ganito na handpump na wala pang idea kung paano nila pag-isip yung handpump nila, para at least may idea din kung tingnan sa kumangga yung metal, dito lang talaga yung hira nito sa piston.
Pintan lang ito ng kwan. Either piston talaga na bago or katulad ngayon, pinalitan ko lang muna ng o-ring. Habang wala pang, ano, wala pa, hindi pa dumating yung, ano, order. Order na ako sa online. Dalawa yun, guys. Order ko. Order din tayo ng, ano, na breaded. Breaded na, what, pagkuha natin. Kasi manipis yung unang na order ko, guys. 0. Ito, manipis. So, nag-order tayo ng, what, mas balon. Sabay na siguro yun sa pagdating ng ano, order ko na piston para dito. Ito na yung handpump ko, guys. 3.5 yung ano niya, kapasidad niya. Pero hanggang kwa lang ako dito, nagkarga hanggang 1.5 lang ako sa tank ko diretso. Pwede ito idiretso sa tanke, guys. Sa ergan o sa tanke. Sa ako, pag magkarga ako, guys, sa tanke ko na kinarga para hindi ko na ito dadalhin sa hunting. Kargahan ko na yung tanki ko na si Otto, kargahan ko ng 1.5 PSI, yung tanki. Dami na yung putok, guys, hindi na yung maubos sa hunting. Nasa 40 shot na yata yung isang karga nito na 1,500 PSI yung laman sa tanki. Kung magpump nga na mga 200 pumps yata, hindi ako nagkakwan. 200 to 250 pumps bago siya mapan aabot ng 1,500 PSI. So kalahati lang sa kwan yung laman kasi ng tanki ng kwan si Otto tank nasa 3.5 yata o 3,000 kung sa si Otto siya 3.5. Okay, kargahan ko lang ng 1.5 kay baka pumutok yung ano, sobrahan ko lang targa, diretso kasi yun sa tanki. Kaya karga ko 1.5 lang muna. Depende kasi matatakot sila diretso sa tanki yung tanki, mag-pump sa tanki, tapos sa tanki din. Doon ka na mag-pump sa ergan. Limitan magagamit dito, diretso na sila sa ergan. Pump, diretso sa ergan yung karga. Sa akin, guys, sa tanki ako magkakarga, tanki ng sinuto ko. Para hindi ko natin nadaling kapag-garting ako, hindi ko natin nadaling. Tanki na lang ng sinuto yung nadaling ko. Nagdahan ko lang ng 1,500 PSI, yung laman ng tanki. Mga apat na load na yun, apat o limang load. Yung 1,500 PSI, guys, sa tanki ng 1KCP ang gamit ko. So, ngayon, guys, dinala ko na din yung tanki ng si Otto ko, guys. Itatry natin ngayon dito, guys, sa kwan, kung makakarga na siya ng hangin. May laman kasi ito, kunti. Kunti na lang yung laman. So, dami talagang pumps ito, mga kwan, guys, pag wala ng laman. Daming pumps na kwan talaga, bago siya aabot ng 1,500 PSI, yung laman dito. So, ito, kapasidad ito, nasa 3.5, yung laman ng kwan talaga, hangin dito. Kapasidad niya sa loob. So, i-try natin, guys. Ipapakita ko din sa inyo, guys. Ipapumps ko ngayon yung kwan. Try natin ipump yung ano. Gamit na tayo dito ng kwan. May adapter. Dito natin ikwan. Direct na to, guys. Diretso na to sa kwan. Diretso na to sa tanki ng si Otto. Yung kwan. Pump niya. Ito yung ginagawa ko sa hunting. Dito. Pinupuno ko muna to sa bahay. Tapos ito na lang yung dadalhin ko. Ito, ipaiwan ko na yung handpump ko dun sa bahay. Ito try muna natin dito, guys. Kasi may kwanto kundim to. Dito mababasihan sa pump kung magkarga talaga siya ng hangin. Ito. So, try muna natin dito, guys. Para sigurado. So, ito na, guys. Try na natin kung agapan ba yung kwan sa uring. Kailangan kong isirada talaga dito yung kwan na para kapasok yung halin. So yun, guys, ipatry na natin dito muna na, ano? Try muna natin dito sa ano pala. So, lagan muna natin to para malaman natin kung kapasok ba yung halin. Tapos isa na talaga.
Ya yun guys, parang umubran siya guys. Masumpan naman ang hangin. Parang umubra yung ano guys, uring na nilagay natin sa pan. Sa piston. Parang okay yung nagawa natin yun guys ha. Ito guys, oh, kumarga na siya ng 1,000. PSI yung targa niya. Oh. Hindi siya bumaba. Kita. So ito yung gauge. Nasa green unang kwan, nasa 10. Oh, nasa 10 na siya, guys. Nasa 10. So okay yun pala, guys. Okay yung ginawa natin na pinalitan lang natin yung o-ring sa ano, sa piston niya. So targa na siya ng hangin. Dati kasi kahit i-pump ko, wala ang laman yung ano. Hindi talaga sa, nag-supply dito. So, itatry na natin sa tanke guys. Kapagkita natin sa sinuto natin, ikakargarin at kargahan natin ito ng 1,000 lang muna yung sinuto natin. So, kapagkita sa inyo guys, i-release natin yung ano, kung may laman ba. So, ayan guys. Napasukan talaga siya ng hangin. Bumaba yung gates. Ito na ngayon guys, sa tanki na tayo magpaganda. Nairik na natin sa tanki. So, i-open na natin kunti yung tanki natin guys, mga isang ikot na. Mapapasok lang yung alip. Dito na natin sa sahig na guys. Mahapan yung ikot. Guys, tangke natin na ito. Try natin kargahan guys. Mag-obra pa yung lupa natin. I-repair nating handpump. So, dito tayo magpupump guys. Ipad na tayo. Medyo matagal-tagal ito makapagas, mapuno. Pumps. Okay. Tingnan muna guys. Kawalan din pumps na tayo guys. Tingnan muna natin ibang mga pumps para hindi haba yung palatin. So, nandit pumps na yung labo na pump ko. Pinahinga ko muna kunti.
Ayan, dagdagan natin, dagdagan ulit natin ng 100 pounds guys. Aabot talaga siya ng 1,500 PSI. So nakapump na tayo ng 100. So dagdagan ulit natin ng 100 pumps. Nasa 250 talaga ito guys. Ipaabot lang ano. 250 nasa 1-3 pa. 1-2. Dagdagan natin ng 50 pumps. Talaga yung ano yung pump sa 1,500 PSI. Ito na yung karga niya sa congestion ito. Nasa 15. Sa 50 na siya. So, abot na talaga siya ng 1,550 PSI. So, 250 pumps. So, matigas na siya. So, okay na yun guys, yung karga natin sa sinuto. 1,500 PSI yung karga natin. So, okay yung ano guys, na-repair natin na what? Yung tipala natin isa. Yung piston lang pala, yung o-ring lang pala yung diferensya pag ayaw na talagang tutukuan, kumarga. Diba kasi pinapalitan talaga ito ng buong piston. Pero yung ngayon, i-repair ko. Parang umubra yung ano guys. So naka magalis tayo ngayon. Okay lang yung na-order natin na condensed piston yung dalawa. At least, naka-idea tayo sa sunod. Gagastos lang pala tayo dito ng 10 pesos sa o-ring dito, sa piston, kumaliit 10 pesos lang yung bili ko lang dito sa amin. Ito yung pinalitan ko, yung tanong, yung sa piston niya kung may o-ring na maliit. So, okay na yung panatong base. So,
Prepare na natin to. Mamaya panghanting natin. Ito na yan, i-release na natin yung kanya guys. Ito sa likod. Yung pressure niya sa loob. Okay na, pwede na natin tanggalin to. So ito yung laman ng tanki guys. Yung lakas niya. Lakas. Lipa guys, lipa.